Mga lalaki sa buhay ni Andy Eigenman noon at ngayon sa showbiz. Kilalanin natin ang mga lalaking nagpatibok sa puso ng isa sa mga magagaling na aktres sa mundo ng showbiz na si Andy Eigenman. Top 7, Tom Toss. Taong 2014 nang hinga ng paliwanag ang kakaibang closeness ng dating child actor at ngayon ay professional club DJ na si Tom Toss sa magaling na aktres na si Andy Eigenman. Dahil sa isang litrato na ipinost ng kapatid nitong si Antoinette Toss kasama si Andy, nakala ng karamihan na may namumuong romansa sa pagitan nilang dalawa. Madalas ring makita ang aktres na kasama sa iisang grupo para panoorin si Tom sa mga events nito dito sa Pilipinas. Dito na ipinaliwanag ni Tom kung anong relasyon mayroon talaga sila ni Andy. Sinabi ni Tom na sila ni Andy ay matalik na magkaibigan dahil ang ina ng aktres na si Jacqueline Jose ay kanyang dating co-star sa pelikulang Sedi. Ani Tom, childhood friends talaga sila ni Andy dahil madalas itong isama ni Jacqueline sa set ng kanilang pelikula kaya bata pa lamang ay magkasundo na silang dalawa. Lumabas ang mga haka-hakang ito dahil kinumpirma ni Andy na hindi na siya in good terms sa kanyang dating kasintahan na si Jake Ejercito. Kasunod ng mga linggong inakalang hindi na sila magkasama. Wala rin namang makikitang masama si Andy sa pakikipagkaibigan niya kay Tom dahil pareho silang single. Sinabi naman ni Tom na hindi nila pinag-uusapan ni Andy ang tungkol kay Jake o sa kanilang relasyon tuwing kasama nila ang mga kaibigan. Mas ginusto nilang mag-catch up sa matagal nilang hindi pagkikita dahil based na sa Amerika si Tom dahil sa trabaho nito kaysa pag-usapan ang love life ng isa't isa. Nasa bakasyon kasi si Tom nang mangyari ang mga usap-usapang panliligaw na ito. Nakilala si Tom noong siya ay bata pa lamang nakasama sa TV show na Ang TV at nang bigyang buhay nito ang karakter ng isang batang prinsipe sa Sedi ang Munting Prinsipe. Matagal na wala sa sirkulasyon ng show business si Tom nang magdesisyon silang magtungo sa Amerika upang doon mamuhay kasama ang kanyang kapatid na si Antoinette. Nagsimula sa Hollywood at Los Angeles club scene, si Tom ay isang regular sa mga napapasamang mag-perform sa ilan sa mga pinaka-iconic na lugar at prestihiyosong mga kaganapan sa US West Coast kasama ang Avalon Hollywood, Exchange LA, at Music Loves Fashion ng Coachella, pati na rin ang Playboy Mansion. Si Tom ay isang pioneer sa pagsasama ng live electronic drums at dance music na siya lamang ang nakagagawa. Top 6, Albie Casino. Si Albie ay naging tanyag pagkatapos lumabas sa hit remake ng Mara Clara kasama sina Julia Montes, Catherine Bernardo at John Manalo. Nakilala rin siya bilang isa sa mga miyembro ng kapamilya Cuties noon kasama sina Diego Loizaga, Dominic Roque at Yves Flores. Napapanood din si Albie sa Ang Sayo Ay Akin ng ABS-CBN kasama sina Jody Santamaria, Iza Calzado at Sam Melby. Noong Agosto 2015, isiniwalag ni Albie ang kanyang laban sa Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD at ito ay binanggit na dahilan ng kanyang pag-alis sa ABS-CBN. Kung inyong matatandaan, nasangkot sa isang kontrobersiya si Albie kasama ang dating kasintahan na si Andy Eigenman. Si Andy ay naiulat noon na halos 5 buwan na buntis at inihayag niya na ang ama ng kanyang anak ay ang kanyang unang kasintahan at si Albie ang isa sa mga pinaghihinalaan. Ito ay sa kadahilanan na ang kasintahan ni Andy noon na si Jake Ejercito ay itinanggi na siya ang ama habang ang ina ni Albie ay hindi rin kinumpirma o itinanggi na si Albie ang ama ng hindi pa isinisilang na anak ni Andy noon. Gayunpaman sa isang pakikipanayam sa ama ni Andy na si Mark Hill, ipinahiwatig niya na ang ama ng bata ay ang una at nag-iisang kasintahan ni Andy at sinabi din niya na si Jake ay hindi ang ama at iginagalang niya ito dahil lagi siyang nasa tabi ng anak kahit na hindi naman siya ang ama ng bata. Nang maglaon pagkatapos ng 5 taong pagtatalo, nakumpirma ng kapatid ni Andy sa isang podcast na walang kinalaman si Albie sa pagbubuntis ng kanyang kapatid. Samantala, tila muling nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sina Andy Eigenman at Albie Casino
dahil magkaiba ang mga sagot nila sa tanong ng netizens kung humingi na ng paumanhin ang aktres sa dating kasintahan matapos na maling akusahan nito si Albie bilang ama ng panganay nito na si Ellie noong 2011. Ang namuong pag-aaway ay nag-umpisa matapos mag-tweet ang mga netizens ng balita tungkol sa pangatlong pagbubuntis ni Andy na may tanong kung nag-sorry na ang aktres kay Albie. Sinagot ito ng aktor sa pamamagitan ng kanyang Instagram at inilagay sa screenshot na hindi pa. Subalit salungat ito sa pinost ni Andy na sinasabing nag-sorry na siya sa aktor at maaaring kumpirmahin ito sa kanya. Samantala, ang ilang mga netizen ay hindi nasisiyahan sa tugon ni Andy dahil ang kanyang maling akusasyon ay naging isang negatibong epekto sa personal na buhay at karera ni Albie. Ang mga proyekto noon ni Albie ay nawala sa kanya mula sa showbiz, subalit sa ngayon, nakakabalik na siya paunti-unti sa pamamagitan ng ilang mga proyekto. Top 5, EJ Falcon. Si EJ ay sumikat noong 2008 matapos manalo sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus. Ipinakilala siya bilang prom dihati ng Mindoro na nagkaproblema sa mga technological gadgets at elevator nang siya ay unang bumisita sa Maynila. Matapos ang kanyang pagkapanalo, nakalabas sa iba't ibang mga TV show si EJ, subalit noong 2009, ginampanan niya ang isang lead role kasama si Erich Gonzalez sa drama series ng ABS-CBN na pinamagatang 14. Napasama rin ito sa isang Korean drama series sa isang special guest appearance kasama si Lauren Young na may pamagat na Where Stars Land. Sa pagpasok naman ni Andy sa PBB House bilang house player sa season kung saan nakasali si EJ, sinabi nito sa isang interview na siya ay natutuwa dahil magkakasama na sila ulit ng kaibigan sa isang proyekto. Ang proyektong ito ay ang TV series na pinagbibidahan ni Andy, ang Galema Anak ni Zuma sa ABS-CBN. Matagal na rin kasi mula nang sila ay magkita sa bahay ni Kuya. Samantala, walang kahit na anong romantiko ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Sa kasalukuyan, parte si EJ ng Christmas drama series ng TV5, Ang Paano ang Pasko, sa direksyon ni na Enrico Quizon, Ricky Davao at Percy Intalan. Kasama sa nasabing drama series, sina Maricel Laksa, Julia Clarete, Beauty Gonzalez, Elijah Canlas at marami pang iba. Nakatakda rin gumanap sa pinakamalaking break niya sa showbiz si EJ bilang si Captain Valeriano Abanador, ang Pinoy hero sa Balangiga 1901. Top 4, Jake Ejercito. Si Andy Eigenman ay romantikong naiugnay kay Jake Ejercito mula pa noong 2011. Gayunpaman ang dalawa, habang palaging nakikita sa publiko na magkasama, ay hindi kailanman kinumpirma na naging opisyal silang magkasintahan. Idinagdag pa ni Andy na umaasa pa rin siyang makasama at maayos ang lahat sa pagitan nila ni Jake noon nang sila ay magkahiwalay. Samantala, dumaan sa matagal na usapin sa mundo ng showbiz, nakakilanlan ng ama ng anak ni Andy noon na si Ellie. Itinatago kasi ni Andy ang pagkataon ng ama ng bata at nagbanggit pa ng ibang pangalan. Hindi nagtagal na laman din ng publiko na si Jake Ejercito, anak ng dating Pangulong Erap Estrada sa dating aktres na sila Arnie Enriquez, ang ama ng ipinagbubuntis noon ni Andy. Nito lamang taon, nabigyan naman ng pagkakataon ang baguhang aktor na gampanan ng pagiging isang ama nito. Ito ay dahil nakasama at nakabonding niya ang anak nang maiwan nito dito sa Metro Manila. Si Jake ay mapapanood naman ngayon sa TV5 bilang host ng Sunday Noontime Show na Sunday Noontime Live o SNL kasama ang mga dating artista ng ABS-CBN. Top 3, Brett Jackson. Taong 2015 nang kumpirmahin ni Andy Eigenman ang naging relasyon niya sa kanyang co-star sa pelikulang Your Place or Mine na si Brett Jackson. Sa isang interview na naganap noon, sinabi ni Andy na mabilis lamang ang naging relasyon nila ng aktor. Sa interview naman na ginawa kay Brett noon, napansin ng ilan na tila handa namang maghintay ang binatang aktor kay Andy. Si Brett ay naninirahan sa Pilipinas ng maraming taon na. Sa Amerika, naging pangit ang kanyang buhay nang maranasan niyang manirahan sa isang bahay ampunan. Ang kanyang ama ay nakabase sa Pilipinas, kaya't nang umalis ang kanyang ama sa Amerika, sumama si Brett sa kanya. Si Brett ay nakasama bilang isa sa mga housemates sa Pinoy Big Brother Teen Clash of 2010. Tulad din ng kanyang best friend na si James Reid, si Brett ay nag-debut sa Philippine entertainment industry bilang isang musikero at manunulat ng kanta nang pumirma siya ng kontrata sa Viva Artists.
Isa rin si Brett sa mga co-founders ng music label na Careless Music. Top 2, Emilio Arambulo. Noong 2018, inamin ng aktres na si Andy Eigenman na naghiwalay na sila ng kanyang kasintahan sa loob ng 2 taon na si Emilio Arambulo. Una niyang ipinahayag ito noong 2017, ngunit may mga post na litrato nilang dalawa sa kanyang IG noong 2016 pa. Sa mga panahong ito na sila ay magkarelasyon, naging bukas na si Andy na pag-usapan ang kanyang relasyon sa non-showbiz guy sa buhay niya. Wala masyadong balita tungkol sa identity ni Emilio. Ang madalas lamang mabalita tungkol sa kanya ay ang pagkahiling nito sa surfing at naging modelo ng isang local clothing brand. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga ugali, nagdesisyon na lamang sila na tapusin ang kanilang relasyon. Sinabi ni Andy na walang masama o pangit na nangyari sa kanilang relasyon. Tingnan lamang sila sa puntong mas ginusto nila ang magkaibang mga bagay. Napanatili naman nila ang pagiging magkaibigan nila. Top 1, Philmar Alipayo. Hindi man nagtagal ang relasyon ni Andy sa isa pang surfer, tila nakita naman niya ang habang buhay na pag-ibig sa pro surfer na si Philmar Alipayo. Nagkasama sila ng bumisitang aktres sa Siargao at doon ay naging magkaibigan na silang dalawa. Sa mga sumunod na pagkakataon, inamin na ni Andy na iiwanan na niya ang kanyang karera. Ito ay dahil sa binubuo nitong pamilya sa Siargao kasama ang partner na si Philmar. Sinabi noon ni Andy sa isang interview na hindi niya isinasara ang kanyang pintuan para sa kasal. Ani Andy na pag-iisipan niya noon na importante ito sa kanya, ngunit kontento na ito sa naging buhay sa piling ni Philmar. Nakita rin ni Andy na maganda ang pakikitungo ni Philmar sa kanyang anak na si Ellie, kaya naman nasabi niyang magiging maayos ang kanilang relasyon. At nitong December 20 nga, ilang araw bago matapos ang taong 2020, isang masayang balita ang ibinahagi ni na Andy at Philmar sa publiko. Sa isang post nito sa kanyang Instagram, ipinakita ni Andy ang isang singsing sa kanyang kamay habang kasama si Philmar sa dagat. Sa susunod na taon, ipapanganak na ni Andy ang kanyang 3rd anak at ito ang unang lalaki nila ng pro surfer. Ang panganay nito kay Philmar na si Lilo ay noong 2019 naman ipinanganak. There you have it mga ka-showbiz peeps. Anong masasabi ninyo sa ating listahan ngayon? Just comment down below!